Yan mga ka-DIY, tagumpay ang ating active cooling solution para sa ating BMS. Kasi after 10 minutes, before 10 minutes charging, umabot tayo ng 90 degrees sa ating temperature. Pero ngayon, after malagyan natin ang active cooling solution ng ating BMS, same current yung charging natin, around 35 to 37 amps at 500 watts, umabot na lang tayo ng 50 plus, hindi na umabot ng 60 yung ating temperature mga ka-DIY. So masasabi ko na tagumpay ang ating active cooling solution. So para sa mga cheap BMS na passive lang yung cooling, tapos gagamitin mo for large current charging application,
maganda na lagyan natin ng active cooling solution. So, napakasimple lang naman. Kailangan mo lang bumili ng heatsink katulad nito. Ito mas makapal. Ito mas manipis. Tapos, cooling fan, tsaka yung ating bimetal switch. So, kapag mainit na yung ating BMS, mag-a-activate yung ating switch at gagana yung fan. So, success! Siya nga pala mga ka-DIY. Check nyo yung YouTube channel ni Pinoy Electrician. Ito nga pala, ilalagay ko din yung link sa video description below. Maraming mga projects si Pinoy Electrician na napakaganda. Kaya, mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel niya mga ka-DIY. So, Sir Pinoy Electrician, Idol, maraming salamat nga pala sa pag-mention sa amin sa iyong video. So, sobrang proud kami at na-notice mo kami. Maraming salamat po. Siya nga pala mga ka-DIY, yung wire natin pinalitan ko na pala. In-upgrade ko na kasi dumating na yung wire. Ito nga pala is size 10. AWG size 10. So, ito kasi yung meron eh. Tapos wala pang black, kaya nilagyan ko na lang ng heat shrink cable na black para ma-identify ko yung negative tsaka positive. Siya nga pala, nagtatanong din yung iba sa charging. Ayan nga pala yung mangyayari kapag fully charged na siya. Automatic nagka-cut off yung charging ng ating BMS. So makita nyo, mataas na current tapos biglang mamamatay. O, di ba? Kasi yung battery natin halos fully charged niya. Hindi na natin ito matitrickle charge o yung slow current charge kasi wala tayong capability ng slow current charging dahil power supply yung gamit natin. Pero macha-charge natin siya around 13.9. So halos fully charged na rin yan mga ka-DIY kasi ang resting voltage nga pala ng LiPo is around 13.6. So kahit hindi na umabot ng 14 volts, okay lang yon kasi nakargahan na rin yan. Ayan o. Slowly bababa rin yan sa 13.6 eh. So, sa mga nag-worry na wala daw cut-off, meron po yung BMS may cut-off. Ika-cut-off niya yan yung ating power supply once na-reach na natin yung 13.9. Tapos, since wala tayong slow current, kaya kina-cut-off yun ang BMS natin. Kabit ko ulit mga ka-DIY para makita nyo. Ayan o, diba? Eh, since pa-fully charge na yung battery natin, magka-cut off na yung ating BMS. O, ayan, o. Kusa nang napuputol yung connection ng power supply papuntang battery. Tapos na yung charging ng battery na ito, mga ka-DIY. Tapos, access din yung ating active cooling solution. Ayan, o, gumagana pa yung fan niya. Kasi mainit pa yung BMS. Kaya gumagana pa yung fan, mga ka-DIY. Napakadali lang ng ating active solution. So, pwedeng-pwede nyong gayahin, mga ka-DIY. Share nyo rin pala yung video natin, tsaka comment kayo kung meron pa kayong mga tanong about sa video natin. Please don't forget to subscribe nga rin pala mga ka-DIY. Maraming salamat and thank you for watching.